Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo, at patuloy na nangungusap sa sanggatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan, bilang online media broadcasters, mga mobile journalists, at sampu ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal, at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami ang mga manunood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyung dapat abangan sa Kamaong Asero. Bago duman sa dulong hilagang Luzon, bagyong Falcon lumakas pa. Bawal bastos law, sana si Pangulo daw ang unang sumunod ayon kay Untuberos. Philippine Coast Guard hinahanap pa ang 12 pasahero ng bangkang lumubog sa Leyte. Leader ng Abo Siap, toda sa bakbakan, dalawang iba pa nalambat sa basilan. Dating Vice Presidente Binay, iprinotesta ang nanalong Vice Mayor ng Makati. Dahil naman sa bird strike, Cebu Pacific Plain, napilit ang bumalik sa NAIA. Korte, ipinaaresto ang Mayor ng Batuan sa kasong illegal possession of firearms. PNP, tukoy na ang 5 suspect sa pagpatay sa broadcaster sa Kidapawan City. At iniwan daw ng lead-in partner, nagbigti. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Mapipigilan kaya o hindi ng Bawal Bastos Act ang Pangulo sa kanyang mga kontrobersyal na bananalita sa publiko? Ulitin po natin ang ating survey question, mga suki. Mapipigilan kaya o hindi ng Bawal Bastos Act or Safe Spaces Act ang Pangulo sa mga sa kanyang mga kontrobersyal na pananalita sa publiko? Magandang hapon sa inyo pong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating pangdaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines.
Nasabayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel Television po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cabling Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa mahigit 1,000 iba't ibang cable companies nationwide. So, sa madaling sabi mga kaibigan, ang Kamaong Asero po ay napapanood worldwide sa pamamagitan po ng ating digital platform ng Leader News Philippines at nationwide through the platform of Signal Cable, Sky Cable, and many other cable companies at ng ating Pinoy Extreme Channel Television. Ang ating studio po ay mararating ng inyong mga tawag sakaling nais nice pong sumali sa ating palatuntunan 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Huwag niyong kaligtaan ay like ang ating FB page ng Leader News Philippines at mag-comment, i-share at i-follow nang sa ganun ay marami pong nakakaalam sa totoong nangyayari po sa ating bansa. Ulitin natin ang ating tanong sa bayan na magsisilbing main topic natin. Mapipigilan kaya o hindi ng Bawal Bastos Act ang Pangulo sa kanyang mga kontrobersyal na pananalita sa publiko? What do you think, ladies and gentlemen? O bueno, mga kaibigan, bago ko paratsyadahin ang isang importanteng report. Report na binantayan ni Nolan Arriola sa Masinloc, Zambales. Nice ko munang ipagbigay alam po sa inyo na ang ating episode this afternoon, this is a very special episode because our newfound friend, an advocate of good health at nasa industriya po ng nutrisyon at nasa gobyerno siyempre bilang lingkod bayan, nasa studio po natin si Ma'am Rita Papay, ang Regional Program Coordinator ng National Nutrition Council. Madam, magandang hapon po. Welcome po sa studios ng Leader News Philippines. Magandang hapon, Errol. And to magandang hapon sa lahat ng nakikinig at lahat ng mga viewers natin. Good afternoon. Thank you for coming over, ma'am. Marami Thank you po kami... also for inviting me. It's our pleasure. Marami po tayong pag-uusapan. Nandito po sa studios ang eksperto sa nutrisyon. Mahalagang bahagi po ng ating kalusugan, pangkalahat ng kalusugan. So stay where you are. Babalikan natin si Ma'am Rita in a while. Meantime, heto po muna ang importanteng report na binantayan ni Nolan Arriola. Nagkilos protesta daw po ang mga kababayan natin laban sa China sa may tabindagat daw po ng Masinloc, Zambales. Alamin natin kung ano nangyayari. Yes, Nolan, magandang hapon. Go ahead, please. Nagsagawa ng kilos protesta laban sa China at outreach program para sa mga apektadong mangisda ang iba't ibang organisasyon bilang pagunita para sa 3rd taong anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa United Conventions on the Law of the Seas o UNCLOS nitong nakaraang Biyernes. Pinangunahan ng Dumpy Coalition ang pamamahagi ng mga groceries sa mga mangisda sa Masinloc sa lalawigan ng Zambales. Labis na kagalakan sa puso at nag-umapaw na pasasalamat ang namutawi sa labi ng mga mangisda. Ayon kay Jazz Roque, dahil sa issue sa West Philippine Sea, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangisda sa Masinloc. Ngayon na bumaba si Pinoy, sinabi niya na sa amin, na, kasi there was a gathering na pag-welcome kay citizen Pinoy, nasabi niya na sa amin na nanalo tayo sa UNCLOS. Kaya lang, hindi na ibaba yung desisyon, hindi na ilabas yung desisyon. At that time na nakaupo siya. So na ibaba siya, nalaman natin yung desisyon, July 12 na. So this is part of the celebration of the yung panalo natin sa UNCLOS. Ang lola, gusto niyo magpasalamat? Salamat po! Okay po. Salamat po. Binigay po niyo yung tulong. Salamat pa rin ako sa mga taong nagmalasakit na mabigyan ng kahit papano, kahit na kaunting bagay man lang yan ay makapaghatid ng kahit kaunting tulong para sa atin. Alam natin, somehow makapagdulot tayo ng konting saya at maipanamdam natin na hindi sila nag-iisa, na andito tayo, kasama natin sila at tinitingnan natin.
Actually, may ito sa Dampi sponsored project na gusto nating magbigay ng konting tulong sa ating mga mangingisda dito sa Zambales. Sa alam nating naapektuhan ng kung ano man ang ginagawa ng gobyerno ngayon sa pagpayag niya sa China ng mangingisda at pag-angking din ng China. Na ito yung pag-angking, di ba? Alam naman natin na kinakampihan pa or kinukonsinti pa ng gobyerno natin ang China sa ginagawa nila. Na ang in effect, ang na-affect naman dito yung ating mga mangingisda at yung mga nasa likuran natin. So, ang Dampi thought of something, makapagbigay naman para naman kahit para yung kalooban ng ating mga mangingisda dito, yung pamilya nila, somehow they would feel good na may mga kababayan na gusto na tumulong at natitinitingnan din kung ano yung kapakanan nila. Matapos na matagumpay na outreach program, nakiisa sa isinagawang marcha ng mga kasapi ng Dampi Coalition ang samahan ng mga asosasyon ng mga mangisda ng Masinloc sa pangunan ni Leonardo Quaresma mula sa San Agustin Church patungo sa Masinloc Peaceport. Yo, to the China! Kinumusta ko ang kalagayan ng ilang mangingisda. Ito naman po kayo. Hindi lang sa mangingisda? Oo, sa mga mangingisda. Namumusit na lang muna kami ngayon. Mm-hmm. Minsan-minsan sumasama-sa. Hindi na kami nakakaano sa Calvoro Bese. Calvoro Show. Hindi na kami nakakaano. Yung iba na natakot na rin na, siyempre. Hello, sir. Kumusta? Kumusta yung pangingisda nyo dyan? Awa ng Diyos, oh, kahit nasa hirap ng buhay, nakakaraos din naman yung mga kapwa natin ng mangisda. Kahit napahirap ng pahirap, at marami pa rin bukod sa pahirap na yung pangingisda natin, marami pa rin namang mga umaangkin sa ating pangisda. Kaya ito yung nangyayari. Yung iba, nagtitiis na lang kung hanggang saan. Dito na lang sa tabi-tabi ng isda. So hanggang saan yung naaabot na pangisda niyo, sir? Nakakarating pa rin naman hanggang sa 20 nautical miles. Mm-hmm. Pero yun talaga mga sumasama sa mga commercial fishing vessel para makarating sa Escalfuro. Aminado si Leonardo Quaresma na pahirapan ang pangisda sa kanilang lugar dahil sa mahigpit na pagbabantay ng Chinese Coast Guard sa bahagi ng Bajo de Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal, kaya't may panawagan siya sa ating Pangulo. Po sa ating gobyerno. Ang panawagan ko sa ating pamahalaan, kung maaari sana, ipaglaban nila na kung ano yung konstitusyon natin, ano yung pinaiiral na batas natin, yun sana ang pagtibay. At yun yung paglaban nila. Pero may natatanaw din po kayo mga Chinese vessels pa banda roon? Parang pa rin, no? Talaga naman ang mga Chinese fishing vessel, hindi sila umaalis sa nasabing lugar. Lalo na yung mga Coast Guard ng China, nandoon sila talaga na nakaparikada doon sa Scarborough. Mula rito sa Masinloc, Zambales, Nolan Ariola nag-uulat para sa Little News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan, sa pagsubaybay sa nangyaring kilos protesta ng ating mga kababayan against the situation being faced by the fishermen in Masinloc area especially. Yung kanilang pinupuntahan dating tinatawag pong Bajo de Masinloc. With the name itself, kitang-kitang lugar po ng mga Pilipino. Pero, well, in English, tinawag po yun na tinatawag po yun na Scarborough Shoal. Ngayon ay binabantay na po ng mga Inchik, hindi na tayo makapunta roon. Boss William Lipata dyan sa Caloocan City. Professor po ito sa University of Caloocan. Sir William, Kabayang William, magandang hapon and thank you for watching our show.
At sa maaga pong mga nakasilip sa ating palatuntunan, ng thank you sa mga OFW na suki po ng ating programa worldwide, especially sa Middle East. What we can say is keep safe always. Naka po, especially yung mga namamasukan bilang mga domestic helpers. May special tayo dyan dahil madalas ang nagkakaroon po ng problema ay ang sektor po ng mga nasa housekeeping, mga kasama sa bahay na OFW. Kasi doon sa mga skilled workers, mga professional works, wala pong problema. Madalas po may drama, may masamang balitang natatanggap tayo ay nasa sektor ng mga domestic helpers. So keep safe always. Huwag kayong lalabag ng anumang batas at huwag kayong gagawa ng anumang immoral. Ayan, yan ang importanteng paalala natin. Okay, sa pagbabalik natin, we got to pause for a break. Pagbabalik po natin, let's talk about nutrition. At kasama po natin si Ma'am Rita Papay, ang regional nutrition program coordinator ng National Nutrition Council dito po sa Cordillera Autonomous Region. Sa ating pagbabalik, lahat pong yan, pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.